Hello guys! Magandang buhay! Ngayon guys ay gagawa tayo ng watermelon mochi. So ngayon guys ay hinihiwa ko na ang ating watermelon. Yan guys, hiniwa-hiwa ko. Saka ko ilalagay sa ating blender. So, ngayon guys, i-blender natin para gawin juice. At kailangan lang natin dyan guys ang 300 gram watermelon juice. So, ayan guys. At ngayon naman guys ay nag-prepare ako ng glutinous flour. Kailangan din natin dyan ay 230 gram glutinous flour. So yan guys, dinahandahan ko, baka masubrahan ng aking grams. So ayan guys, ilagay natin sa bowl. So ayan guys, super easy gawin yan. At ngayon naman guys, ay maglalagay tayo ng 40 grams na sugar. 40 gram sugar guys. At huwag kayo mag-alala guys, ilalagay ko yung full recipe sa ating comment section. Ayan guys, nailagay ko na yung 40 gram sugar at maglalagay din tayo ng 65 gram cornstarch. Ayan guys, dinahandahan ko na naman para hindi tayo masubrahan. Dahil kung ako ang gumagawa ng mga dessert guys ay eksakto lang yung aking mga ingredients. Ayan guys yung ating corn flour. Corn starch. Or corn flour. Ayan guys, kinuha ko yung ating beater dahil ilalagay na natin yung watermelon juice na 300 grams. Tsaka natin paghalo-haloin. Yan guys, ibibit natin yan hanggang maghalo-halo. Oh, yan. Kailangan guys, gamitin natin yung ating lakas para mahalong mabuti ang ating dessert. Oh, pagkatapos niyan guys, ay nilagay ko sa oven ng 5 minutes. Yan, 5 minutes lang guys. Oh. Ano pala guys, nakalimutan, inalis ko ulit dahil nakalimutan kong i-strain. I-strain muna bago ilagay sa ating oven. Para pinong-pino pagka maluto siya guys at wala yung buo-buo.
So ayan guys, malagkit yan guys, kaya gamitin natin yung ating lakas. Ayan, malapit nang matapos. Malapit na nating matapos, i-strain. Ayan, medyo na pagod ako dyan dahil malagkit na yung ating butter. Oh, so ayan guys, tapos na. At ngayon guys ay hinalo ko ng konti para magpantay. At ngayon naman guys ay maglalagay tayo ng microwave plastic wrap. Ayan guys, yung ating microwave plastic wrap, at saka tusok-tusokin natin para may hangin na lalabas. So ayan guys, ilalagay ko na sa microwave ng 5 minutes. 5 minutes lang guys, ayan. So after 5 minutes guys ay alisin natin yung plastic wrap sa ating niluto sa microwave, at saka natin ilagay yung ating butter. Ang ating butter ay 30 grams guys. Ayan, ibuhos lang natin dyan sa ibabaw. Palamigin natin guys. Ayan guys, palamigin natin yan. After na malamig na guys, ay paghaluin natin, ihalo natin yung butter sa ating mochi. Yan, kailangan mahalong mabuti yung ating butter guys. Medyo mahirap gawin yan guys kasi masyadong sticky. Hindi sticky yung kailangan nating ihalo-halo yung butter. At gagamitin natin dyan guys yung ating lakas kasi medyo nahirapan akong mag-mix yung butter guys. Ayan, nakikita nyo naman parang nahirapan ako. Medyo matagal guys. Mga ginanyan ko yan guys, mga 5 to 10 minutes ko ginawang ganyan guys. Pinaghalo-halo yung butter hanggang magiging elastic siya. So ayan guys, nakikita niyo naman kung paano ko gagawin. Talagang ginagamit ko ang aking lakas para maihalo yung ating butter. Pero super sarap niya guys, super sarap. Kaya sulit naman yung ating pagod pag gagawin natin ito. Ayan guys. Ayan. Naihalo ko na lahat guys yung ating butter. Ngayon ay nagiging elastic na siya yon. Yan yung dapat na texture ng ating watermelon mochi. Ayan guys, malagkit na dyan dahil super elastic na yan. At ngayon naman guys, ay ilalagay natin sa container. Ayan, gamitin natin yung ating kamay na ipipress down natin para magpantay yung shape. Ayan guys, ayan. At lagyan natin guys ng baking paper sa ilalim para madaling kunin paghiwain natin. So ayan guys, pinipress down ko siya para magpantay dahil super elastic na siya, kaya medyo mahirap yan guys. Ayan. Pagkatapos natin iganyan guys, ay ilalagay natin sa ref ng 3 hours bago natin hiwain. So sana guys, itry nyo rin ito dahil super sarap. Super sarap guys yan. Yan.
Yan. Sige pa. Mikos lang natin. Tapos ngayon guys, satakpan natin at ilagay natin sa ref ng 3 hours. So ngayon guys, after 3 hours, nagluto ako ng glutinous flour. Yung niluto ko yung powder. Tapos, yung ating mochi. Ayan guys, yung ating mochi after 3 hours. Para hindi didikit, ayan, lalagyan natin ng roasted glutinous flour. So, ayan guys. At ngayon naman guys, ay hihiwain natin. Bite size ang ating paghiwa. Pero depende sa inyo guys kung anong size ang inyong gusto nyong paghihiwa. So, ayan guys. Very rubbery. Yung napaka-elastic niya guys. Ayan. Hiwain natin ng bite size. Depende na sa inyo guys kung ano ang gusto nyong size sa paghiwa. Pero suggest ko sa inyo guys, huwag niyo akong gaya na hiwain na ganyan kasi nung nahiwa ko na nagdikit-dikit ulit. So, mas maganda kung nahiwa nyo na siya, piece by piece nyo hiwain, hindi yung sabay-sabay. Kaya dyan ako nahirapan din guys. O ayan, dumikit sila. Ayan, ayan, tingnan nyo guys, very elastic siya. Ayan guys, ina-arrange ko na dyan. Dahil nahiwa ko na lahat. So hanggang sa muli guys, maraming salamat sa panonood. At yung ating full recipe ay ilalagay ko sa comment section guys. Maraming salamat. Bye-bye.